Hi guys, so meron tayo ditong naayos na G-Pinoy GYSD-060. So yan. So yung problema nga pala nito guys is wala siyang standby power. So ang gagawin natin ngayon is titesteran natin yung adapter. Dapat meron siyang 12 volts. So yan guys, kung mapapansin natin doon sa tester, meron siyang supply na 12 volts. So meaning, okay yung adapter. So isasaksak natin siya guys. So yan, so dapat mag-standby power na yan guys kasi sinaksak natin yung adapter. So yan no, napapansin natin dito wala siyang standby red indicator. So buksan lang muna natin siya para malaman natin yung problema niya sa loob kung ano. So ito na guys, nabuksan na natin yung G-Pinoy. So yan, madumi siya guys. So ang gagawin lang muna natin dito is lilinisan lang muna natin para matanggal yung mga alikabok. So yan. So yun na guys, nalinisan natin siya. So tinanggal lang natin yung mga alikabok niya. So, titesting natin siya ulit. So, i-voltage check natin na nakakabit yung adapter. Dito tayo mag-check sa board niya. Ilalagay natin yung red probe sa sinasaksakan ng adapter. So, yan. So kung mapapansin natin sa tester, wala siyang 12 volts. So meaning meron ditong nag-short. So yan, okay naman yung adapter niya. Pero pag tinitester natin dito sa may board niya, wala siyang supply na lumalabas. So meaning meron siyang shorted. So yan. Yung black probe natin inilagay natin sa body ng ano ng G-Pinoy decoder. At yung red naman is ilinagay natin doon sa may sinasaksakan ng adapter. So yun guys, kung mapansin natin dito sa tester wala siyang reaction. So meaning walang supply na pumapasok. So ang gagawin natin next is magte-tester tayo ng mga ceramic dito. Kasi pag mayroong shorted na ceramic, wala talagang papasok na supply dito sa board kasi magpro-protect siya. So ilapit lang natin siya guys para makita natin. So, meron tayo ditong ano, dalawang ceramic na malaki. So, dito tayo mag-umpisa sa pag-check. So, una nating chine-check is yung
Una, shorted siya guys. Yung pangalawa, shorted din. So, meaning isa sa kanila dito is shorted. Kaya nagkakaroon ng shorted yung dalawa na yan kasi nakakonect pa siya sa board. So, ang gagawin natin dito is tatanggalin natin yan para ma-check natin ng nakatanggal. Para malaman din natin kung siya ba yung may shorted o yung isa. So, yan. Tatanggalin na natin. So, ito na siya. Natanggal na natin, guys, yung ceramic. So, ito siya. So, ang gagawin natin dito is titestaran natin siya kung shorted ba siya o hindi. So, dapat pag hindi siya shorted, hindi siya papalo ng malakas dito sa tester. Papalo lang siya, parang nag-fluctuate lang. Yung maliit lang yung palo tapos bumabalik agad. So yun yung good ceramic capacitor. So dito guys, yan okay siya. So next naman natin tatanggalin is yung pangalawang ceramic capacitor. So may possibility nito di na ano, ito yung may shorted. So yung binunot natin kanina na isa, okay lang siya guys. So ibabalik lang natin yon. At ito namang pangalawang ceramic, ito yung posibleng may shorted. So yan guys, natanggalan natin. So ito siya. So titestaran natin siya guys. So yan siya, bumalo siya, malakas. So babalik ka rin natin. So yun, pumalo ulit. So meaning siya yung shorted. So yung pangalawang ceramic capacitor yung may sira. So ang gagawin natin dyan is maghanap tayo ng replacement. Ayun. So yun yung ipapalit natin guys. So bago yan, ikabit lang muna natin itong unang ceramic capacitor. So yan na guys,
nailagay na natin yung unang ceramic capacitor na okay. So yung next naman natin is itong pangalawang resistor, yung replacement na to guys. So titesteran natin. So yan, di siya pumalo. So yun na guys, nailagay na natin yung pangalawang ceramic capacitor. So ang gagawin lang natin is lilinisan lang muna natin siya para walang shorted. So yan, kinakaskas lang natin muna para hindi siya magkakaroon ng leak or hindi siya magdidikit guys. Titestaran natin siya kung makadetect pa tayo ng shorted. So yun guys, kung mapapansin natin dito sa tester, wala naman tayong na-detect na na-shorted. So yan. So ikakabit na natin yung adapter. So hindi ko pala na ikabit yung ano, yung connector yan. Nakaangat siya. So, i-connect lang natin. Tapos, saksak natin yung adapter. So, yun na guys. Meron na siyang standby power. So, next naman natin na gagawin is i-voltage check na natin kung meron ng supply. So, yan guys. Kung makikita natin dito sa tester, meron na siyang 12 volts. At okay na rin yung standby red indicator niya. So next naman natin ang gagawin is lalagyan natin siya ng signal para makita natin sa TV kung nagpa-function ba siya. So yan. So itong cord na to is para sa video lang. So wala kong nilagay na audio dito kasi isa lang yung cord na available ko dito. So walang pang sound. So para sa video lang to guys. Para makita natin kung nagpa-function ba talaga yung decoder na to. So lagyan lang natin siya ng cable niya.
para pupuntang dish. So yun na siya guys, meron na siyang picture sa TV. So meaning niyan is function na yung decoder natin. So yun lang yung problema niya guys. Pag wala siyang standby power, so hanapin lang natin yung mga ceramic kung mayroong mga shorted. At kung may nahanap tayo na shorted, is palitan natin ng kaparehas din na laki ng ceramic capacitor. So yun. So sana makatulong itong video na to para sa mga newbie dyan. So yung mga marunong na sa mga problema na ganito is skip nyo na lang guys. So yan, lilipat-lipat lang natin yung channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel na to, mag-subscribe na kayo. So, dito na lang guys.